It's another challenging day na naman po yung gagawin natin for today's video, mga madamdamin. And bago po ang lahat, welcome back to my YouTube channel. It's me, Regine Bernardo, ang inyong madamdaminyans. Sa mga maramdamin dyan, kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, paki-like, share this video, and huwag kalimutan mag-subscribe. And back to our hair tutorial vlog. And kung mapapansin nyo po, isa na naman po madamdamin ang dumayo dito sa Angeles City para po ipagamot ang nalutong sotanghon ng kanyang buhok. Ayan po. Actually, lahat po ng mga madamdamin natin na dumadayo dito is same scenario po. Dati po silang naka-reband and then nagpa-highlights ending nagsotanghon. O di kaya naman dating naka-bleach and then nagpa-reband tapos ayan, napuruhan nagsotanghon ulit. Kaya hinay-hinay po tayo mga madamdamin. Paalala ko lamang po sa inyo, lagi ko pong ina-advise, kung kayo po ay nagpapariband every 6 months or once a year, huwag na lamang po kayong magtangkang magpa-highlights, magpa-balayage, magpa-tricolor, or magpa-bleach para hindi po maging sotanghon ang inyong buhok. So, ayan po. Ang gagawin po natin sa kanya is magtotong down color po tayo plus yung mga pangmalakasang nating treatment. Lagi po natin pakakatandaan mga madamdamin every time po na may sotanghon nang naganap sa inyong buhok, then gusto nyo pong ipatong down yung hair color nyo, ipa-hair mask nyo muna or ipa-conditioner nyo muna bago nyo po kulayin. Kailangan wet application po. So, ang ginawa po natin sa kanya, kinulayin po natin ng 5.0 organic product yung gamit po natin as usual, and then from roots to end na po, tapos mega massage lamang po, sandali lang po mag-absorb yung hair color, dahil tone down naman po yung gagawin natin, siguro at least 10 to 15 minutes pwedeng-pwede na po, and then i-massage na po natin, and then ipa-clarifying shampoo po natin yung pinakatuktok ng bumbunan po niya. After natin pina-clarifying shampoo yung tuktok ng bumbunan niya para hindi po mangaskad-ngaskad yung sa ilalim niya, syempre kailangan po natin ipa-hair mask. Any kind of hair mask, hot oil will do. Pero kung gusto niyo pong itry yung hair mask po namin na fragrant, then nasa Shopee po yan. So after that, proceed na po tayo sa pang-collagen. Hindi po tayo mag-hair reborn ngayon dahil ayaw po nating mabakbak o mabaklas yung pang-tone down natin. Dahil pag nag-hair reborn po tayo, may content po kasi si hair reborn na mababakbak po yung tone down color po natin. Magiging yellowish color naman po. So, ang gusto ni client kasi dahil kailangan na kailangan nilang sa trabaho nila na ipa-dark or ipa-tone down yung nag-yellow or nag-maisan na buhok niya. So, ang ginawa lang po natin na treatment sa kanya is hair collagen, yung number 2 ng Yoji Care product. And wag na lang po natin isagad sa anit. Doon pwede naman po siyang isagad sa anit, pero much better wag na lamang po para po to make it secure sa mga may mga allergy po dyan. So ibabad lamang po natin to ng 30 minutes sa infrared. Kung wala naman po kayong infrared, pwede nyo pong ibabad at least 40 minutes. And after nakababad, ayan, bisibisihan na po ang Team Reginians, kanya-kanyang toka na. Maraming maraming salamat po sa pagdayo dito mga madamdamin. Tinawash na po natin yung buhok niya and diretso na po tayo sa Brazilian Blowout Kera Star. Hindi na ko na po nakuhanan kung paano i-apply ito, pero napakasimple lamang po yung pag-a-apply nito. Nasa ibang videos ko po yung mga hair tutorial ko about sa Brazilian Blowout Kera Star. After 15 minutes natin binabad sa infrared, 100% i-blow dry po natin. Tuyong-tuyo at dahan-dahan lamang po, at dapat hindi po mainit yung blow dry. So kailangan po binoblower lamang po talaga ng medyo katamtaman lamang po ng init at kalamigan. At dahan-dahan lamang po sa pagsuklay dahil nga sensitive yung buhok ni Madam Damin. Nagsotanghon siya. So please be careful with my heart na naman po tayo by Jody Santa Maria. So kung mapapansin nyo po mga madamdamin, ayan po yung buhok niya. Na-lessen na po yung pagkapansit kanto niya at saka yung pagkasotanghon niya. Pero ang pinaka the best po dyan is kailangan po natin magupitan. Ina-advise ko po sa lahat po na nangyari sa kanilang buhok na naging sotanghon, monthly treatment at monthly trim din po para po hindi na umakyat yung mga rubberized na buhok, para hindi na po siya magdamay. Parang sunog lang po yan eh. Kailangan na pong patayin yung sunog para hindi na po mandamay ng ibang tahanan. So ayan, kung papapansin nyo po yung buhok niya, gumagalaw na po at malambot na pong tignan. So ang nangyari po kasi sa buhok niya,
Dati po siyang reband, pina-highlights niya. So napasobrahan po sa highlights, kaya nag-rubberize. So ayan po yung kanyang pinak-final look. After po nang na-blow dry, hindi pa po na-plancha yan. So ang gagawin ko po niyan, siyempre dahil nagsilitawan na po yung mga split ends at saka po yung mga nasunog niya, ang pinaka-the best po dyan is talagang gupit po. So magso-soft layered po tayo ng medyo mataas sa kanyang buhok para po talagang makuha ko po yung part na nasunog po or napuruhan ng kanyang buhok. Actually, sa loob po, wala po siyang masyadong nasira. Ang pinaka-nasira po talaga is yung pinaka-labas po ng part of area ng buhok niya. Dahil nga, doon po sila tumutok o doon po sila kumuha ng pang-highlights ng buhok niya. Kaya doon siya napuruhan. Nagkanda putol-putol nga po yung buhok ni Madam Damin. Pero ang sabi at ang payo ko naman po sa kanya, habang may buhay, may pag-asa. Siyempre, kailangan po monthly trim, monthly treatment para po talaga tumibay ang buhok niya, yung istra niya. Kailangan bugbugin niya muna sa mga treatments yan. And then less shampoo at less color muna siya. So, yun ang mapapayo ko po sa mga ganyan kaso ng buhok. Sigurado, marami po kayong maraming nakaka-experience ng ganito. Kaya ang ina-advise ko po lagi, mga Madam Damin, kung kayo po ay nagpapariband, much better, wag na lamang po kayong magpa-bleach, magpa-highlights, magpa-balayage, magpa-tricolor. Wag po tayong paibulag sa mga picture na nakikita nyo po na napakaganda. Bagkus, maging kontento po tayo kung ano po yung meron tayo, ika nga nila. Pero syempre, dahil Pilipino po tayo, hindi po tayo nakokontento. So, syempre, gaya-gaya po tumaya, ika nga nila. So, at least, na-try na po ni Madam Damin na nagpa-highlight. So, lesson learned po kay Madam Damin dyan. So, lagi ko pong ina-advise dito sa Team Reginians, kapag nagpapariban po kayo, huwag na lamang po kayo magpa-bleach para hindi na lamang po maging ganito yung kalalabasan ng buhok ninyo. So maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood ngayon at saka sa mga dumadayo ng mga madamdamin po natin dyan. And sa mga nagpapa-shoutout, hindi ko na po kayo maisa-isa, basta shoutout everyone sa lahat po ng mga madamdamins at sumusuporta po sa amin, lalong-lalo na sa akin, maraming maraming salamat po. So after ko pong ginupitan, proceed po tayo sa pagpa-plancha dahil importante po yung pagpa-plancha sa combo package po natin. Pero mahinang-mahinang plancha lamang po yung ginamit ko pong temperature sa kanya using You Lady Hair Iron. 180 lamang po yung temperature na ginamit ko po sa kanya at hindi ko na lang po siya strand by strand, yung maninipis po talaga. Medyo kinapalan ko na po dahil sensitive nga po yung buhok ng ating client. So, ayan po. Pero kung healthy naman po yung buhok niya, kapag combo package po yung inabil niya, syempre strand by strand po natin yung pagpa-plancha. Dahil dito po nagdadala yung 80% straightening ng buhok ni client. So, ayan po yung kanyang finished product. Syempre, kailangan natin lagyan or bigyan ng serum from Luxlist product and available din po sa ating Shopee account. And paki-follow na rin po yung Shopee account po natin plus yung aming FB page sa mga gustong magpa-appointment. Please, message lamang po, ibibigay po namin yung mga services po namin and yung mga price list namin dito sa salon. And as you can see, nag-tone down na po yung hair color niya at ang ganda po ng pagka-cut po natin sa kanya, nag-texture cut po tayo. So kapag ganito po yung cut, yung level po, medyo mataas po, kailangan po natin tulungan yung buhok po natin sa papatuyo ng blow dry. Kung wala naman po kayong blow dry, kahit electric pan na lamang po at i-brush-brush na lamang po natin. And kung mapapansin nyo po mga Madam Damin, ayan na po yung kanyang finished product. Compare naman po dun sa before niya. Ito po yung before niya kanina. Ayan. Diba? Talaga nagkanda putol-putol po yung part ng sa taas niya. So at least, dahil nag-tone down po tayo, hindi na po halata yung mga sotanghon. And ayan po yung sa harap-harapan po ni Madam Damin. Nag-curtain bangs po kami ng konting-konting-konti lamang. Para po talaga yung part na naputol is talagang magtutugma at mag-aakma sa kanyang buhok-buhukan. So ayan, nasusuklayan na po natin and happy-happy na po si client. Satisfied po siya sa nangyari sa kanyang buhok. And ang mapapayo ko lamang po kapag ganito yung buhok nila, naging sotanghon, less shampoo and bumili po kayo mga products na pwede pong gamitin ninyo as a conditioner. So maraming salamat po sa panunood mga Madam Damin. Until next time, see you soon on my next vlog! Woo!